Hi! Good morning sa inyong lahat. Nandito ako, si Maggie uli, dito sa aking vlog. Maganda po yung aking background. Nakukuha ako na unti-unti kung paano ako gagawa ng setup, setting dito sa bahay. Kasi lockdown po dito, hindi ako masyadong nakakalabas. So, paiba-iba lang ng angle dito sa bahay. Ayan. Ito pang itsura ko ngayon. So malamig. Ching, 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 ching. Grabe, nababaliw na naman si Maggie. Pinapasaya ko po yung sarili ko kasi mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Mamaya pa darating ang anak ko. Lockdown kami, pero yung mga bata may pasok na uli sa school. Ganun po ka-importante ang education dito sa Netherlands. Hindi pinababayaan ng mga bata na nasa bahay, nakatambay lang at walang ginagawa, hindi nag-aaral. Excited po ako kasi my vlog for today is about my mother. About mama. Hi, mama! Masaya na uli tayo, ma! 4 months na po kahapon mula ng pumanaw, namatay si Papa. So, unti-unti, nag-recover kaming pamilya, yung pamilya namin sa kalungkutan na mawalan ng haligi ng tahanan. Si Papa po yung parang nagbibigkis sa aming lahat, sa mga anak, sa mga apo. Bigla siyang nawala. So, kami-kami na lang. Si Mama yung pinaka haligi namin ngayon. So, I like to dedicate this vlog for my mother. Ang name po ng mama ko is Emma. Ako Gemma. Tunay kong pangalan ay Gemma. May nakita ako, ma. Ito yung card mo, ma. This. Ito yung card na pinadala sa akin ni mama nung manganganak na ako. Kasi nandito na ako sa Netherlands at dito po ako nanganak sa ospital. Tapos pinadala niya ako ng card. Sabi rito, baby boy. Alam na ni mama na baby boy yung aming anak. So, andyan po yung dedication ni mama, yung sulat niya. Nandyan sa loob. Paalala sa akin kung paano maging nanay, maging magulang. So, hanggang ngayon po tinatago ko ito. Naka-display ito doon sa aking cabinet kasama ng mga damit ko. Nakaganyan. Special po itong isang card na ito galing kay mama. Alam niyo yun, kala ng mga tao kay Papa lang ako close. Iba po kasi yung bonding din namin ni Papa. Si Papa kasi masayahin, outgoing, ano, kaiba naman ni Mama. Na si Mama, gusto lang ni Mama lagi nasa bahay. So, pagpasyalan, syempre, mga kabataan, mga bata, gusto pasyal. So, si Papa lagi namin kasama. Pero pagdating sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay, si Mama naman ang lagi namin kasama. So, kilalanin po natin, kilalanin ninyo yung aking minamahal na Mama. Si Mama is Emma yung pangalan. Pinanganak po siya sa Dumaguete City, sa Sambuanguita, sa Dumaguete. Negros Oriental, ano? Oh, kasi hindi pa po ako nakakarating doon mula nang maging tao ako. Hindi kami nakapasyal doon. Hindi kami naisama ni Mama. So, pinanganak po siya sa Negros Oriental, sa Sambuanguita. Tapos, sabi ni Mama, hindi siya nakatapos ng high school kasi, kumbaga, sila lahat nagtatrabaho doon sa kanilang bukid. Ngayon, yung istrikto niyang papa, yung lolo namin, napaka-istrikto daw. So, si mama, maaga pa, lumayas na. Nasa dugo yata namin, nananalay tayo. Minsan, nagre-rebelde sa magulang. Anyway, oh, yun po, lumayas na si mama, wala na sa bahay. Doon po siya pumunta sa Dumaguete City. At sa maagang edad, sabi ni mama, naging tindera siya sa bazaar sa Dumaguete. Ang alam ko, yung amo niya is foreigner. Tapos sabi ni mama, doon sa bazaar, nakikita niya yung mga estudyante, mga kolehiyala sa Siliman University. At sabi niya, ang gaganda nila, socialites ang tawag ni mama. So, hindi si mama nakatapos ng high school, hindi nakatapos ng college. Hanggang sa napunta siya ng Manila, yun na, napangasawa niya si papa. And they live happily ever after. Hanggang namatay si papa, hindi po sila naghiwalay. Kahit hindi po sila naging mayaman, hindi sila napaka-ordinaryong tao lang po ng aking mga magulang. Pero I'm proud of them kasi
naging maayos at naging napakabuti nilang magulang sa amin. At si Papa, sobrang hardworking, siya lang po yung nagtratrabaho para sa pamilya. Pero hindi po kami naging mukhang kawawa. Ano, hanggang lumaki kami, maayos ang buhay namin. At may extra si Papa para mamigay ng pera. So yun po, si Mama is plain housewife lang, katulad ko ngayon. Ngayon, no, plain housewife lang ako. Sandali, wala yung wedding ring ko, kunin ko. Tinanggal ko po yung wedding ring ko nung naligo ako. So ito ay suot ko ulit, ano. So plain housewife po si Mama, katulad ko ngayon. Ngayon, plain housewife ako. Habang si Mama ay plain housewife, wala siyang ginagawa, kundi yun, asikasoy ng pamilya. As in asikaso. Alam niyo, maglaba, mamalengke, maglinis. At si Mama ay napakalinis sa bahay. Yun po, kahit maliit lang ang bahay namin, ano, nung nasa kamarin kami hanggang sa bagong silang, maliit lang yung aming tahanan, yung aming bahay. Pero malinis na malinis po yung aming bahay kasi malinis si Mama sa bahay. Alam nyo ba, ang isa sa napansin kong ugali ni Mama, yung alam niya kung saan siya tatayo. Alam niya kung saan ang lugar niya. Alam nyo kasi, merong mga tao na hindi nila alam kung saan sila lulugar. Pwede silang lumugar na hindi naman pareho yung lugar nila. Minsan parang may mga taong naiirita sa ganun. So si Mama, hindi siya kinaiinisan kasi hindi po siya ganun. Alam niya lang kung hanggang saan siya. Alam niya kung hanggang saan lang yung lugar niya, saan yung limit niya. Ang isa po sa bagay na gusto kong ipakita sa inyo, yung example, na hanggang doon lang yung alam niyang lugar niya, is yung hindi siya kumukuha ng pera sa bulsa ni Papa. Kasi yung Papa ko laging may pera sa bulsa ng pantalon. Alam nila yan. Kasi negosyante po si Papa, nagbabuy and sell siya ng mga gulong, mga scrap na gulong. Kumikita siya doon, malaki ang kita ni Papa, kaya nga mahilig mamigay ng pera noon eh. So marami si Papa ang pera lagi sa bulsa. Tapos si Mama, pag mayroong kailangan, hindi po yan basta kukuha ng pera sa bulsa ni Papa. Pag tulog si Papa, kihintayin niya magising or gigising niya pag importante-importante, saka siya kukuha ng pera, magpapaalam muna siya. Ganon siya. Kahit yung pitaka ni Papa, naiiya pa si Mama magbukas, kami yung bumubukas. Kikialam sa pitaka sa pera ni Papa, pero si Mama hindi niya ginagawa yun. Sabi nga namin, kuha na ba? Kuha na. Sabi ni Mama, ayoko, naiya ako. Ganun si Mama. Alam niyo, mahigit 50 years silang naging mag-asawa hanggang namatay si Papa, pero may mga oras, may mga moment na hindi niya kayang gawin, naiya daw siya, hindi niya kaya. Yun yung kumuha ng pera sa bulsa ni Papa. Talagang lagi siyang nagpapaalam. So yun po yung isa sa quality o isa sa katangian, ugali ni Mama na gustong-gusto ko, alam niya kung saan siya lulugar. Hindi siya nakikialam nang hindi niya dapat pakialaman. Ang isa pa po sa gustong-gusto ko kay Mama ay yung magaling siya magluto. Alam niyo, ang galing niyang magluto ng mga ginataan. Nako, yung laing, ginataang laing, ginataang langka, ginataang malunggay. Basta may gata, ang sarap ng pagkakaluto niya. Kaya pag nandito ako sa Netherlands, pauwi kami ng Pilipinas, nagre-request agad ako kung anong gusto kong kainin pagdating. Kasi namimiss ko talaga yung gata niya. Marunong na po akong magluto. Nakakapagluto na rin ako ng mga ginataan. Pero kumbaga authentic po yung gata na si Mama ang nagluluto. Parang pag natikman ko yung Mama yung aking panlasak, it's Mama's taste, it's Mama's ginataan. So yun po yung isa sa gustong-gusto ko kay Mama. At yung mga kaibigan po namin na nasa ibang mga bansa pag umuwi ng Pilipinas, yun ang request nila, ipagluto sila ni Mama ng laing, especially yung laing. Kasi yung gabi, alam nyo yun, yung napapamantimantika niya yun, ang sarap. Tapos ang sawag niya, minsan isda lang, minsan karne, inihaw, basta ang sarap ng pagkakaluto niya. So nakakadalawa na po ako, ano, yung hindi siya pakialamera, hindi nakikialam, tapos yung magaling siya magluto. Ang isa pa po sa gustong-gusto ko kay Mama ay yung makajus siya. Alam nyo, yung si Mama, lagi niyang naalala ang Diyos, pinapangaral niya sa aming mga anak, ang abat ng tungkol sa pag-ibig sa Diyos, sa pananampalataya sa Diyos. So hanggang namatay si Papa, yun yung iniwan nila sa amin, iniwan
ni Papa, sa kasi Mama ngayon buhay pa, yun yung pinapapahalagahan niya para sa amin. So kaming mga anak, nasa amin na lang kung ibabalyo namin yung mga pangaral nila tungkol sa Diyos, sa pananampalataya sa Diyos. Ako po, tuloy-tuloy lang ako. Talagang may pag-ibig din po ako sa Diyos kahit hindi ko nakasama yung aking mga magulang. So yun po, yun is gustong-gusto kay Mama. Yung sa araw-araw, meron siyang time magbasa ng Bible. Sa araw-araw, may time siya para makipag-usap sa ibang tao tungkol sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya. Gustong-gusto ko rin po yun. Alam nyo, si Mama, mabait kung sa mabait. Pero wag nyo siyang galitin, wag nyo siyang inisin kasi yung dila niya may pagka-Annabel Rama. Alam nyo, para kaming si Rupa Gutierrez na may Mama na Annabel Rama. Kasi yung dila ni Mama talagang forward. Hindi po niya yan kayang susian. Kapag talagang naiinis siya, talagang magsasalita siya. Isa po sa isa sa hindi ko makalimutan na salita ni Mama yung, kasi di ba bata pa, nagkaka-crush, nagkakagusto. Noong mga time na yon, meron akong, sabi ni Mama eh, ano, amoritis. Na-amoritis? Ewan ko, ano yata yan, Bicol? Yun yung sabi ni Mama, parang na-amoritis. Sabi ni Mama eh, na-amorites. So yun, nung mga time na yun, parang na-amorites ako sa isang guy na gwapo. As in, talagang pang Mr. Pogi yung mukha. Ay, naku. Tapos yun, ang sabi ni Mama sa akin, sige, magkagusto ka sa gwapo. Pag ikaw nagutom, ilaga mo ang mukha. Yun yung sabi ni Mama. Hindi ko alam, basta yun yung sabi niya. So ako naman eh, natawa na lang ako kasi grabe naman, ilalaga ko yung mukha. Hindi, yung mga magulang kasi, yung mga nanay, ano po, kumbaga eh, nakikinikinita na nila kung ano yung kahihinatnan mo bandang huli kung hindi ka makikinig sa kanila. Kumbaga meron na silang warning. Ano, so yun po yung isa sa hindi ko makalimutang salita ni Mama. May isa pa, yung sabi ni Mama na, may mga bagay na mas maliwanag pa kesa sa araw. May mga bagay na mas maliwanag pa kesa sa sikat ng araw. Yun na naman po kasi. Na-amoritis na naman. Na-amoritis na naman yung anak niya. Kasi nga, tagal kong nakapag-asawa. Nagkakagusto ako, ayaw sa akin. Yun po yung totoo. Ano sabihin nyo, maganda ako, hindi po ako maganda kasi ang tagal ako bago nakapag-asawa, ayaw nila sa akin. So na-amoritis na naman yung anak ni Mama. Ito na naman yung sabi ni Mama, ay nako, merong mga bagay na mas maliwanag pa kesa sa sikat ng araw. Kasi nga sabi ni Mama, ang ibig sabihin ni Mama, let go ko na, wag na yun kasi ayaw sa akin. Maliwanag na maliwanag sa nakikita namin na nila na talagang ayaw sa akin ng guy. So sabi ni Mama, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na ayaw sa akin. So pakawalan mo na, iba na lang, maghanap ka na ng iba. So yun po, yun yung isa. Yun yung isa sa sabi ni Mama sa akin. Tapos on the other side naman, kung tungkol sa aming magkakapatid naman, iba rin ang mga salita ni Mama. Sabi naman ni Mama eh, kasi tamad kami maghugas ng pinggan. So sabi ni Mama, oh, tatamad-tamad kayong maghugas ng pinggan. Kung ayaw nyo maghugas ng pinggan, kumuha kayo ng daon ng saging, doon kayo kumain sa daon. Eh kami ni Ate Pangasar, kumuha talaga kami ng daon ng saging. Sa likod ng bahay namin sa Phase 4, may mga saging sa silang, ay may mga puno ng saging doon sa barugo. Kumuha kami ni ate ng daon ng saging, inilatag namin sa lamesa, sarap ng kain namin, parang picnic. Si Mama, hindi na nakaimik kasi nakita niya eh talaga yung mga anak niya kakaiba. So yan po, yun yung isa sa hindi ko makakalimutan kay Mama. May isa pa na hindi ko makalimutan kay Mama. Eh naiinis siya kasi parang Basta yun, naiinis siya. Alam niyo kung anong sinabi ni Mama? Hindi sa amin na may sinabihan siya na, eh bakit? Ano bang binayad niyo sa amin? Wala naman na, thank you lang! Ganon si Mama. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyo siyang inisin, huwag niyo galitin. Kasi yung dila niya, talagang pag
ano na, magsalita na parang si Annabel Rama na, hindi nyo yan masususian talaga sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Pero siya po ay napakabait na nanay. Actually, yung mga kaibigan ko, ang tawag sa kanya, sa kakay papa is mama and papa rin. Kasi very at home sila sa amin. Yung bahay namin, parang bahay nila. Yung magulang namin, parang magulang nila. Kaya yun, parang mama at papa rin nila, si papa at mama. So yun din ang tawag nila hanggang sa ngayon. So kahit andito na po ako, may sarili akong pamilya, mama na rin ako. Pero yung kakaibang mama ko eh, proud ako sa kanya. At nagpapasalamat ako sa kanya, sa mga tinuro niya sa akin, maging maayos sa bahay, maging palaasikaso, mag-asikasong mabuti sa asawa. Yun yung lagi niyang pinapangaral sa akin. Alam niyo yun, si mama kasi, napaka, yung malumanay magsalita, sobrang malumanay, pero pag nagalit yun na, iba na. Alam nyo, nasa Pilipinas, so ang nanay ko, ano na siya, nasa 80s na ngayon, byuda na siya ngayon. So ang nag-aasikaso sa kanya doon, yung mga kapatid ko, yung ate ko, malapit sa kanya. So pinapasalamatan ko yun din yung mga kapatid ko na nandun sila malapit lang kay mama. So hindi ako nag-aalala. Kampante ako dito sa Netherlands na nasa maayos na kalagayan yung mama ko. Yung mga mama po natin, yung mga nanay natin ay iisa lang. Hindi po tayo maisisilang, hindi tayo mabubuhay dito sa mundo kung walang nag-leave sa atin, walang nanganak sa atin. Yun po yung dapat nating itanaw na utang na loob sa ating mga nanay. Ako po, magulang na rin, nanganak na rin ako, sinies ako. Alam po kung gaano kahirap magkaroon ng anak. Mula sa paglili, sa panganganak at sa pagpapalaki. So, yung value po ng mama natin, hindi po yun kayang pantayan kahit sino. Kahit ng tatay natin. Kasi iba naman yung role ng tatay. So, yung nanay po natin, dapat mahalin natin, irespeto natin, pahalagahan natin habang sila ay nandyan pa. Kasi tumatanda din sila, di ba? At ganun din po yung mga anak, ano, lalo na kung kayo nasa hustong gulang na malaki na kayo, may trabaho kayo, ano, pahalagahan niyo yung mama niyo, yung mama natin. Bigyan natin sila ng atensyon, i-treat natin sila na hindi na sila maghihingi pa sa atin. Yung tayo na yung kusang loob na magbibigay nun sa kanila. Alam niyo, hindi po sa pagyayabang, pero nung ako po ay nasa Pilipinas pa, nagtratrabaho na ako, kasi matagal ako na nasa poder nila. Nung time na nagtratrabaho na ako, bawat bili ko ng para sa sarili ko, lagi kong naalala si mama, lagi ko rin siyang binibilan. Pag bumili ako ng damit, kasi nagpapatahi ako noon ng mga damit eh, pag nagpatahi ako ng damit, kailangan si mama meron din. Laging meron kasama para kay mama. Si papa minsan hindi ko nabibilhan kasi alam ko may perang sarili naman si papa. Kaya niyang bumili ng para sa sarili. Eh si mama plain housewife. So yun yung treat ko sa kanya. Ibinibili ko rin siya. Kahit si ate ngayon, yung mga kapatid ko, sila rin nagtreat-treat sila sa mama ko. Ano, hindi na namin hinihintay na si mama eh manghihingi pa sa amin. Lalo na ngayon, mag-isa na siya, wala na si Papa. So, hindi na namin hinihintay, nahihingi sa amin. Meron kaming pagkukusa na umalalay sa mama namin ngayon na wala na si Papa. Kahit noon po, wala pa, buhay pa si Papa. So, yun, binibili ko si Mama ng damit, kung anong meron ako. Kahit dito sa Netherlands, kaya nagpapadala ako ng box kasi kung anong makita ko rito na para, na alam ko gusto yun ni Mama, binibili ko, pinapadala ko sa kanya. Nung nasa Pilipinas so ako, nagtatrabaho ako, nakakita ako ng magandang relo sa pawn shop, sa Villarica pawn shop. Yung relo na mamahalin, T-Sot, yung brand na T-Sot, I think it's a Swiss made na relo, ang ganda, social na social tingnan. Binili ko siya ng mga 2,500 or 3,000, second hand siya. Pero nasa pawn shop. Alam nyo naman sa Pilipinas, hindi ilalagay sa pawn shop pag walang quality. So, nandun sa pawn shop, nakita ko, binili ko yun, binigay ko sa nanay ko, T-Sot na relo. Hanggang ngayon buhay, suot-suot ni mama sa special na mga okasyon.
kapag dumadalo siya sa pulong, suot niya yon, binigay ko sa kanya. Ang ganda kasi, ang ganda-ganda ng relo. Nung makita ko yon, sabi ko, ay, biling ko to, bigay ko kay mama. So, binigay ko kay mama. Hanggang ngayon, buhay siya. Ang ganda. Pinapalitan lang yata ng battery. Hindi ko alam. Basta hanggang ngayon, buhay siya. So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo tungkol sa mama ko. Pahalagahan po natin yung nanay natin. Hindi lang po natin sila pinapahalagahan kapag maalwan yung ating buhay. Kapag panahon na down yung pamilya natin, yun yung time na dapat nating suportahan yung mama natin. Kasi yung mga nanay, ano po yan, yung babae, mga babae, kumbaga may limitasyon yung kanilang lakas, yung emotion nila, kumbaga minsan talagang down. Kasi nga babae, yan yung ating quality, yan yung ating damdamin, minsan emotional tayo. So yung mga nanay po natin, may panahon yan na talagang down na down yan. So tayo po yung susuporta. Hindi po natin naalala, susuportahan yung nanay natin kapag masaya, masarap ang buhay. Kapag down na down po yung pamilya natin, doon po natin dapat suportahan yung nanay natin. Hindi natin siya iiwanan. Yun po yung masasabi ko. So, hindi po ako perfect na anak. Nagrebelde rin po ako. Nasaktan ko ang magulang ko. Nasaktan ko ang nanay at tatay ko. Pero, na-realize ko yun. Gumawa ako ng mga move, ng mga pagsisikap para, kumbaga, mapahilom ko yung sakit na ginawa ko sa kanila. So, ngayon, happy na uli kami. Maganda na uli yung aking relationship sa aking magulang hanggang sa namatay ang papa ko. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo at maraming salamat uli sa panonood. Masayang-masaya po ako na nagsasalita ako araw-araw dito habang mag-isa ako at kayo ay nakikinig. Kung may mga comments po kayo, pwede kayong mag-comment sa comment box at i-reply ko kayo. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, pwede po kayo mag-subscribe. Wala pong bayad yun. Hindi po ako nininil. Hindi po kayo sisingilin ng YouTube. It's free to subscribe in YouTube. Kung may mga tao po dyan na nanghihingi ng pera o nagsusolicit ng pera para sa mga channel, huwag kayong magbibigay kasi YouTube is a free channel para sa lahat. So, thank you sa panonood. Hanggang sa muli, magsisisig ako. Abangan ninyo, i-vlog ko yung aking sisig. So, yan lang po muna. Thank you very much. Hanggang sa muli. Bye-bye.